Yops, lower bracket, syempre merong twist, naglagan pacto, naglagan portion mga ibigan. Yes, Daddy A, kasama ko on the line, si Sir Mike pa din. Iyon. Welcome back mga sir sa ating game number 2. Tingnan natin kung ano ba mangyayari dahil Ovin yun, mukhang wala silang balak pakawalan yung lineup na to. Keeper of the Light at Ember. Oh no, nandun pa rin. Ang lakas eh. Ang lakas naman ng combination ng KOTL sa Ember Spirit. Pero syempre, ayaw nang ulitin ng Army Geniuses kanina yung sayaw ng Ember Spirit na hindi napipigil. Like, di ba? Paro-paro G na lang ang sinasayaw ni Avatar Mode, hindi pa nila mahuli. Pero ginawa nila ng solusyon. Now they have tatlo. The main. Oh, Ember Spirit naman. Oh, sobrang na yung kigil. Tignan natin dito yung reaction ng OB niyon. So, they will play with the Beastmaster. So, pwedeng, anong core ang pwedeng i-combo sa Beastmaster? Pwedeng Luna? Oh, Luna, kahit sinong range, pwede nga draw eh. Lalo na pag ganito, Mars, lalo na draw ranger, naku. Kawawa dito. Pero pwede rin namang steal pick ng Army Geniuses yun kasi yung kasama naman ng support dito, Bane, pwede pumigil si magiging 4. O magiging katandem ni Beastmaster, pwede nga mag-snapper dito yung mga Beastmaster na ganyan eh. Okay, kung kukuha naman sila ng malikot na support ulit na manggugulo sa team fight. Nakuha yung Ember, pwede silang mga mag-taskar din. Mga lane dominant na hero, pero ito, Arm Geniuses, hindi lang sa pangungulit ng Ember yung sinagot nila that day. Ito na rin yung mga hero na pwedeng-pwede makapagsuntukan sa early game, pero Clockwork, same mechanics kay Taskar. Pero pwede nila 5 to that day, pwedeng ganun pa rin yung ulitin, ganun pa rin yung gawin nila, pero draw ranger nga yata to, Ubini yun. Maar, sila pwede rin nila kunin. Merong room for ban itong side ng Army Geniuses. Siyempre, maganda rin nga naman yung clockwork, di ba? Yung harassment, ang unat na position 5. Pwede nga rin yung draw ranger. Pero immediately, binanakagad ng Army Geniuses. Ayaw na kalaban ng Medusa. Yung Earth Spirit lang ako medyo, medyo kasi, paano ba? Daddy. Ano sasabi mo sa iyo? Ito kasi yung mga nawala ngayon, no? Yung mga roaming supports, di ba? Sa ngayon naman na dating ko pwede unti-unti na sila bumabalik kasi yung meta nga natin is fast paced and kung mag-iisip ko ng support na fast paced ang pasok talaga doon sa Earth Spirit para sa akin na kasi kompleto yun eh, silent, stun, slow, DPS, andyan sa kanya eh, mobility. Hindi naman siya nagiging bias ako sa hero na to, pero nagiging bias ako sa hero na to. Kasi bayad naman kasi talaga yung support na to. Well, medyo mahina lang talaga siya sa laning stage kasi hindi siya ganun nakakasakit na hero sa harap sa laning. Hindi siya ganun makakapangaras masyado. Medyo may katagalan din above 10 seconds yung cooldown ng skills niya. Pero babawi talaga siya sa rotation pag nagkaroon naman na siya ng level. Sa kayong gulatan, di ba? Magugulat ka, makukuntapan ka agad ng Earth Spirit. Sa'yo. Hindi cut yung well may clockwork naman sa ngayon, ayan kinuha nga dito ng Ovin yun, may hookshot tsaka taskar, pero ito kasi yung mga hero na kayang-kaya din mga rasa laning stage eh. Ayun lang talaga yung pinagkaiba nila, tatlong barya sa akin yan eh, Third Spirit, Clockwork tsaka Rubik pangalan nito taskar, pero yun nagtemplar assassin sila. May nakalimutan natin, di ba, yung Templar Assassin nandun pa pala. Lumusot sa last pick. Bukang balak din nila makapagsuntukan dito sa baba. Meld lang naman katapat ng Mars. Sa tatlong, Mike, sa tatlong Maria kasama si Palad. Ha? Pang-apat yun dati. Ay, hindi, pang-una pala yun. Apat na Maria pala. Pinakauna yun. Eh, naranak kasama natin eh. Huwag na natin gawin pang-option din. Pero ito, Storm Spirit! Daddy, okay lang naman. Isa naman to sa mga, syempre, kung Spirit Brothers nasa mid, ang matik na counter dyan, Spirit Brother din talaga. Kasi, medyo match lang naman din talaga yung dalawang yan. Tsaka ito, maganda sa Storm Spirit, Daddy, kayang-kaya na nila pasukin yung nagiging supporting actor ni Ember Spirit, which is yung Keeper of the Light. Pwede niya agad ma-burstin yan. Mag-ingat lang siya kasi may mga kakancel pa rin sa kanya. Pwede siyang maror. Pwede siyang ma-searing chains ni Ember o kaya ma-hookshot ni Clockwork pag nagkakataon. Yung Bane din, ayun siguro yung sagot dito. Yung Clockwork, sagot dun sa pins grip, Ember mag-grip, di ba? Hookshotin mo lang. So, ang ganda ng vision mic ng OB niyan. Hook, rocket, tapos psionic traps, yung traps, di ba?
Oo. Ng TA, di ba? Pwede nilang makita kung paano gagalaw dito yung Army Geniuses. Yes, tapos yung timing, yung timings nila, di ba? Siyempre, automatic Templar Assassin, 18-minute mark. Makakabuo na kagad ng halos tatlong item to eh, conforme sa magiging lane eh. Pero kahit... Kung magiging maganda. Oo, kahit naman minsan, meron kang punishment, mapahirapan siya sa lane, kaya-kaya niya mag-transition dun sa may triangle eh, di ba? Huwag lang, makagawa itong side ng Army Genius na ma-invade yung kanilang triangle. Ako, pero I doubt. Pero mukha pwede natin na saan yun, Daday, kasi kung tinigaw mo yung katapat ni TA, kaya-kaya niya masuhin yan eh. Mars tsaka Earth Spirit para sa melee. So kailangan niya lang talaga mag-build dyan. Kung alam mo ba yung Daddy, alam mo ba yung build, nagiging build ng skills ni TA pagkatapat niya Ember Spirit sa mid. Ganun lang yung gagawin niya eh. 1-1-1 lahat. Tapos kahit i-max niya na refraction. Okay lang na level 1 lang sa Ionic, yung Psyblades. Kasi wala talagang way para mapatay si TA sa baba ng dalawang to. Grabe pala to. Dalawang Master Tyrian Mike, di ba? Yung Storm at saka yung Earth Spirit, no? Grand Master. Naku! Ay, kasi power ng smoke eh, di ba? Ay, power ng smoke yung early smoke mo kagad, di ba? Makikita mo kagad, marireveal mo kagad yung pwesto rito ng wards. Ang ganda lang dito for the side ng AG. Libreng the ward para sa kanila. Tinatin ko, i-deny na nga ni Abeng. So, hindi alam ni Abeng. So, piniping out. Piniping alam nila. Alam nila, oo, nakita nila yung ward. Basic lang. Nakita eh. Pero to, mukhang may balak maaga yung AG. Lima to ah. First blood. Mukhang patay yata si Abeng. Alright, first blood. Ang ganda pa, nakakuha ni DDS. Siyempre, that first blood is brought to you by PhoenixBet.io na ngayon, mga sir. Kung ganda nakakuha pa, after the first blood, nakakuha pa ng napag-deny pa ng ward. So it's a win. For the side of AG, head start kagad. Oo, hindi. Piniping na nila yun, no? Hindi, siguro tatay, baka di lang nila na-expect na dideward agad ng Army Geniuses. Nagkakita naman kasi talaga ng ward eh. Baka ina-expect nila, unang madedenay yun ni Clockwork kasi umuwi si Clockwork eh. Namuwe. Yung kamalas. Pero tatay, unusual yun na binigay nila yung first blood kay Medusa. Kasi lalo na pag Storm Spirit ka or isa kang hero na in lead of bote agad. Usually, yung binibigay agad eh. Pero... siguro inisip ni Storm Spirit na okay, mabilis niya lang naman siguro makakuha yung bote niya. Kaya binigay na rin kay Medusa para, alam mo na, may advantage agad dyan sa lane. Lalo na yung katapat niya, Beastmaster, medyo salot din yan. Sa nakakainis. Tapos siyempre slow ka, andali mo tutukan ng Illuminate. So, maganda yung combination dun eh. Hindi naman ni pa-first pick yan ng Neon Esports kung di sila ready. Ito maganda, magkakasubukan ng pagalingan ng Dota rito kasi yung mid natin medyo match tadi eh. Unlike kanina na medyo lamang si Azura, ayun yung medyo may hirap pag ganun yung mga hero mo tadi eh. Double-edged sword siya na pag nagkamali ka, eh patuloy na, alam na parang magiging wala ka ng kwenta. Unlike dito sa hero na to na kung magkamali ka man, makakabawi ka. Kasi dun sa hero na yun, alam mong pag tapos mo kumuha ng kill, kukuha ka lang ng hit. Kill, hindi ka magpa-farm eh. Eh, nga yung nangyari. Ang gusto mo doon, diba? Kaya hindi siya kabawi. Gusto nga, diba, mangyayari dapat, diba? To the point na may tataboy yung Ember Spirit sa lane, mapipilitan na lang mag-farm ng side camp, kukuha lang siya ng creeps kapag medyo nakaangat na sa may tower. Kaso nga lang, di, syempre, andun yung rotation ng supports. Hindi naman 1v1 yung Dota. 5v5 eh. Meron pa rin supports na ready tulungan yung kanilang tempo creator na hero, which is Ember Spirit, diba? Ayun, hanggang sa nag-snowball na. Hindi rin siya makakapag-farm ng matino talaga kasi pag nag-farm siya, maagawin niya yung carry nila na anti-mage na sobrang takaw sa farm. Pero ito, Templar Assassin, expect ko talaga hindi mo papahirapan to sa lane kasi katulad na nabanggit ko kanina ng drafting pa lang, in terms of harassment, hindi ganun kasakit yung Earth Spirit. Yun lang, talagang sagak lang sa mga skills niya later on. Pero ito, syempre, yung power din ng Bane, naharas ito si Paring Jing. 2-0 on the board for the side of AG. Ayun lang. So, nagawa na nila ng solusyon. Itong KOTL on the top side. Masyado ka ng makulit. Sobrang pre-hit kasi niyang kanina sa ano, pre-skill pala yung kanina sa likod ng Ember eh. Ngayon na may papasok na sa kanya maya-maya. Yung si Azor eh dito magkakasubukan kung mag-game 3 ba tayo o hindi. Ayun, diba? Kaya, meron pa nga nun eh, Mike, diba? Pinakinggan ko nga si ano nun, si No Tail, si Sumail. Tinanong siya ni No Tail,
kung ano daw dapat baguhin. Ano daw gusto niyang mawala rin sa mapa. Gusto niyang alisin yung side camp, yung small camp, di ba? Kung di daw palitan daw ng large camp. Kasi nakakaba, kunyari, ano kasi ano, parang naiintindihan ko yung part ni Samuel. Na pag may nababawag ka kasi sa lane, tapos yung ka-lane mo mabilis lang mag-farm, mabilis na makakapag-clear ng wave, sobrang na-abuse nila yung small camp na yan. Kasi mabilis ka lang mag-farm, ang bilis mo pa mabilis lang mamatay yung small camp na yan. So parang, para saan ba pagpapahirap ko sa'yo, diba? Nakabawi, no, nakabawi ka agad sa lane. Oh, tama, yun. Saka dahil dun sa may small camp na yun, medyo na-deny yung mga ibang hero na dating nakikita natin sa may mid lane, diba? Ito, dito, sinasabi mo kanina, yung malakas yung harassment, diba? Yung mananalo ka talaga ng 1v1 sa lane, yung mga ganun na hero, di ba? Baga nawala sila dahil dun sa may side camp na yan. So, parang... Haskar! Yun, lalo-lalo na yung hero na yun, Haskar Viper. Yun. Hindi na sila masyadong lumabas sa mid natin, which is nakikita naman natin dati na lumalabas. Na, sobrang recently na, ano ko yun, daday, na experience gan. Pinahirapan ko yung SF sa mid, tapos nagulat ako. Putik din yung hero ko sa mid, tapos biglang... Yaman hey. Bigla. Pero tama naman na yung supports ngayon ha, ready sila sa 4 minute mark. Kanina na-caught off guard sila, di ba? Namatay si Asura sa gitna. Pero kita mo naman yung rotation kagad ni Baris ha, instantly. Binabackupan kagad niya dito si Asura. Siguro kasi dahil maganda naman yung lane ng Medusa and unlike nung anti-mage kanina, di ba? Medyo kailangan talaga niya ng plus 1 para at least makapag-farm na maganda. Sagutin ko lang si Michael Rolly Costan. Bossan, pwede magpagawa ng account sa PNXBet. E, PM ka lang po sa page ng Kuya Nick. Sa ako magre-register kayo sa PNXBet.io. www.pnxbet.io tapos ilagay nyo lang yung promo code namin na Lupon WX, small letters lang po, tapos yung currency is palitan nyo ng PH yan para syempre hindi dollars yung makakuha natin. Pero ito, tignan natin kung ano mangyari yung top natin. Ano, ganda na nagiging farm ng Medusa 33-8 and yung kanyang katapat eh medyo nahihirapan sa last hit dahil nga sa pangaras din ang ginagawa ni Bait and naging step up si Baris ngayon, ha? Kita mo, hanggang triangle camp, sumusunod siya. Ah, di, alam talaga nilang doon maglalaro yung Templar Assassin mamaya. Kita mo naman, ha? Binlock agad itong large camp. Tapos ang ganda pa ng ward nila doon sa, di ba, sa likod ng tier 1 tower. Clock? Oh, kailangan niya dito. Magulok mga Regin. Gulot ako. Nag-skill bigla yung, ano, yung Wilding Reaper. Uy, grabe naman yun, no? Oh, look in. Level 2 yung, da, ano, yung Brain Sap, daddy. Tamang patulog lang tapos normal attack. Pak, pak. Ano ko tama ni Jing dito sa game number? Hindi na siya makakapang ulit katulad ng game number 1 natin. Wala, sobrang hindi na rin siya ganun kaganda. Pero ayos yung nagiging ward dito. Nakapaglagay din yata ng ward dun sa may mid. Sa likod ng tier 1 middle tower ng OB niyan si Bane. Ayos yung nagiging performance niya. Nagiging step up talaga siya. Parang hindi niya matanggap yung pagkatalo nila ng game number 1. No, de, yung istorya kasi ng game 1 kay kailangan talaga ng suporta ng AM sa lane. Hindi siya ganun kalakas kasi sa lane, diba? Kaya siyang daragi ng Sun King. Tayo na Sun King ba naman yun sa KOTL? Etong Medusa, kita ba naman, diba? Pero immediately, alright! Hindi namin gagawin si Avatar Mode dahil meron siyang remnant to go out. Pero mas pick upin nila yung mas squishy na target. 4 on the board for the side of AG. Oh, mas nagiging maganda yung kanilang game number 2. Maganda yung dati na nakukuha nila yung Kotol. Saan nakukuha nila yung Kotol, hindi niya na nasusuportahan yung Beastmaster sa lane. At the same time, hindi na rin siya nakakapag-stack para sa boost ng farm dito ni Asta. Ayos. Parang ano yun. 2-in-1. Naku! Asta, meld! Okay! Antay na nga lang nila. Nasaan yung clockwork na backup nitong Templar Assassin. Here comes Abeng to save the day, pero wala, cooldown na yung Zero Mars ni kuya natin, Womi. 5 on the board with a 2k network lead, rolling boulder inside the cog. Slowdown pa si Abeng, pero mukhang wala nang ibibigay itong dalawang hero side ng AD. Teleport out, pero ang ganda ng na-pick up Mike. Templar Assassin. Sobrang asim ni Hero dun ah. Ito yung mga Templar Assassin. Hindi ko kasi talaga ina-expect na mapapaday siya ng ganun, kaso low health siya. Half HP yata, tapos wala siyang mana. Kaya yun, dali siya nabigyan ng dalawa doon sa baba. Oh. Well, kaya alam niya na kailangan niya na mag-ingat kasi pwede ulitin niya ng AG. So, hindi naman na siguro mamamatay ulit si Templar Assassin na tandes mahuhuli siya ng Arena ng Mars. Pero
nabigyan na yung makulit na Paris. Makulit oh, na in-address na nila yung issue doon sa May Bane na kanina pa ang kulit, diba? Ang daming reaction na kine-create. Pero 8 minutes, mga kaibigan, mag-apit yung power rune. Avatar mode na flame guard. Ito na nga electric vortex coming from Azura. Zip out! Sumakot siya may point ng searing chains na. Pero di na inabot. Di na inabot. Masyado na makulit. Pero uy, easy refill ng bote. Basic lang. Para dito kay Storm Spirit, pero Avatar mode. Light of Peace gaming pa rin talaga. Hirap. Para kasi makapag-spam ka ng first skill na Max o makapangaras kay Ember. Kailangan mo dumikit eh. Bago ka dumikit, napapaulanan ka lang ng Light of Peace. May flame guard pa naman yung pag nagkataon mamaya. Yun o, punulit. Bagong mobile game. Oo nga, yung bagong mobile game, nakita mo ba yun, Mike? Para ano? Siyang Dota, no? Auto Chess. Hindi ko paano, hindi ko nakita yan. Para auto chess MOBA, parang yun. Pero parang auto chess kasi, Donokor kasi nilalaro namin eh. Donokor. Merong refraction, pero meron silang way para ma-burn yung refraction, mga kaibigan. Lalaban na nga lang mga kaibigan etong si Asta. So napaligiran ng tatlo. Okay, nako. Ito yung kalungkutan for the Templar. Nakita ko na yung sentry. So alam ko na na ako eh. Pagkasipin ng Storm, alam ko na na mamatay yung Templar Assassin doon. Eh. Alam na yun siguro. Nang OB niya na meron vision doon yung Army Geniuses. So for the support, alam niya natrabaho niya dyan. And ako yung Medusa. Pre-farm 5-2 yung network. Walang gumagalaw sa kanya. Creeps lang ang kalaban. Yun nga lang, no? Kayang-kaya makapag-create ng space nitong apat na hero sa side ng AG, di ba? Ang dami nilang pwede mag-initiate ng fight, pwede magsimula si Narma ng T-fight pa, malapit na rin siya ritong mag-level 6. So paano gagawaan ng solusyon itong Medusa? Kailangan nilang ma-hold ng ma-focus pero mamaya yan, kaso baliktad ang nangyari ngayon dati. Kung ano yung nangyari ng game number 1 dito sa may side ng OB niyon, na pinaranas nila sa Army Geniuses, pinaparanas sa kanila ngayon ng Army Geniuses. Not ang dalawang support. Yes, so paano sa paano kasi sila makakambak sa ganito? Tapos meron sila smoke play. Up dito yung Arena of Mars. Pwede na lang ma-pick up si Avatar mode. Merong rolling boulder para mag-initiate. Wala pa namang pain's grip itong Bane. Clockwork naman at saka Beastmaster. Inahanap nila kung nasaan yung Medusa. Pero sapat ba yung damage nila para ma-brought down? Ito nga sisimulan. Ito Nightmare. Spear of Mars. And just like that. Ember Spirit. Avatar mode. Tatay. Tinimingan lang, binisigan lang, Night of Peace sabay ano. Sabay Arena of Blood Spear. Gulong. Sobrang dali na lockdown. Nadali lang talaga timingan. Tsaka panahidin ng spam eh. Alam mo na mag-spam na mag-spam ng Night of Peace yung Ember dahil may control sa likod eh. May, minsan kasi daday pag may Ember kang katabat, pwede magawing pang bait yun eh. Na mag-ease Night of Peace siya, pwede mo siya bigla hulihin. Kasi malalaman mo wala na siya pang escape maliban sa Remnant. Ginagawa ko pag invoker ako eh. Ta-timing ako yung pagbalik niya ng Spider Beast. Combo. Oh, speaking of timing. Na combo. Oh, Azura zipping in. Pero meron ba silang panghuli ito mga bing? Oh, control lang ang shot! Coming from my bang! Magnetize dito gagamin and there's the grip. Huli ito yung Ember Spirit. Medusa with the ultimate. Stone Gaze, naging bato yung Ember. Okay. They will chase. Double kill for Narman. No. Ayun lang. Hello, ang ganda na yung turn around ha. Ang gandang sanang hookshot coming from Mabeng. Kaso, nandoon yung grip, no? Tapos tuloy-tuloy yung pagputok ng magnetize. Si Neji win the play. Dumating pa yung Medusa na nagpa-farm lang sa may triangle camp and wala naman siguro. I mean, kung tutusin lang, pabor na rin yung Army Geniuses dahil sa nagagawa nilang pressure dito sa may mid lane. Ay, sayang yung pagkaka-hookshot dun. Oh, turn around dun eh. Okay, meron pa yung Nightmare na pwede pakawalan. Okay, patulong si Ember. Meron pa ba siyang Asok. Remnant? Rolling Boulder, nakatulog yun to si Jing. Nice cogs. Maipit yata mga kaibigan itong Earth Spirit. So, Abeng is in danger. Might fall down here. Zip in. Ball of Lightning in. Dito sa may jungle mga kaibigan. Ember. Running around in circles. Azura halos ha. Yung kanyang mana. Zip into the low ground. Into the lake you go. Wala naman silang aabutan na. Sa magpupulasan lang. Kaya na rin yung Storm Spirit. Naku, may double damage pa. Kailangan niya lang mag-replenish ng mana sa glit. Pwede sila mag-go ulit dito. Manap ng kills.
mag-smoke sila dahil may Arena of Blood naman na si Mars and siguro farming for the dagger na si Kuya mo. Kailangan naman nila mabigyan ngayon is yung Templar Assassin. Yung Templar Assassin medyo mahabol-habol na eh. Ah, oh, bilis lang yan. Lalo pag nasa triangle, mas bilis yan kasi sa Medusa. Saglit lang yan eh. Yung kay Medusa kasi, oo, oh, may AoE siya. Pero na, ano yun, nagahati-hati yung damage niya dun eh. Unlike dito kay Templar Assassin na buo. Pero yun, sa may baba, may napitas na naman silang tapa. Oh, tapang kabayo, no? Natapa itong si Esalor dun sa may baba. Eh, siyempre, ini, siyempre, power nga naman ng long range yun si Gishon. Come from the Earth Spirit. Easily like that. Ito yung Hawks, Beshon. Mm-hmm. Meron din naman silang long range initiation, Mike. Nandun naman yung hookshot. Hookshot tsaka follow-up ng Ember Mamiya na may remnant. Huwag lang sila magkakamali. Kailangan maging mabilis. Ayun nga. Huwag nga lang sila magkakamali talaga sa combo na gagawin nila. Tsaka, kung magkakamali mo sila, siguro dapat magkaroon na ng BKB yung Ember. Para problemahin nyo na lang mamaya. Ito, Mike. Hookshot. Mama! Asintado naman si Abeng. Somehow, kukulungin dun sa may cubs, mga kaibigan. Nightmare pa nga itong Ember. Pero dahil maraming alaga itong Beastmaster, they will go into the mid lane, push out the tower. Sobra na yung punishment na nakuha ng tower. It might fall down. Ako, Silence, Vortex. Nandun natin yung Sleight of Fist. Tower will fall down. Illuminate. Igon, no? Ibang natama. Mars, having the dagger. Uy, nasiba! No, Silence! Uy! Dito mama! With a Sleight of Fist. He's targeting the storm. May Remnant out. Nako, Narman, rolling out din. Grabe dito yung bakbaka ng Spirit Brothers. So, kalungkutan, hindi kumonekta itong Spirit Mars. Oo, kung kumonek yung Spirit Mars doon, mapapatay nila Ember. Kaso, kamuntikan pa nga si Storm Spirit. Yung kuya mo. Pero yun na nga, nakakuha naman na nila yung Tier 1 Middle Tower. So, pwede ulit mag-smoke yung ano. Which is ginawa na nila ngayon dahil meron pa kang sigaw dito ng katapusan o kamatayan si Kuya mo Beastmaster. Pwede sila mag-gun kahit sino dyan. Kaso, ready rin yung IG. Okay, Medusa will be the first one. Well, yan ah. Naabutin niya rito ng initiation. Sinamahan na nga rito ng hookshot. Medusa running low in mana. Pero ang kunat, mga kaibigan! Na-caught of guard yung dalawa. Nabaligtad pa nga sila. Remnant out. Pero kita mo naman, isipin, yung habol rito ng dalawang Spirit Brother, Storm. Inabot niya rito ng Searing Chains, Azura. With the ball lightning in, hindi nila abutan yung kanilang kapatid. Kasi yung kapalaran dito ng Beastmaster. Together with the Clockwork. Ito yung nakikita ko, Mike. Parang hindi talaga enough yung damage ng Mio. Oo, kulang lang. Siguro kung nandun yung Templar Assassin, kaya-kaya nila. Pero, ang hirap kasi pangat na nakita nila, si DB. Naintindihan ko naman na may vision dun yung Obinion sa may, ano, kita mo naman, sa may gitna ng jungle dito na Army Geniuses. Pero, Medusa kasi yun, with the full mana, full HP eh. Nakamanta pa yun. May hirap patayin yung Medusa na ganun. Tapos ang damage nyo lang na panggagalingan is yung Ember, tsaka mga Duradora. Kaya naman nila. Siguro, kaso, may mga kakampi kasi malapit si Medusa that time eh. Ah, lapit pa sa siguro tower. Mga ano pa. Kailangan nila, mapapatay nila yung Medusa less than mga 8 seconds, ganyan. Kung mapofocus nila ng ganun ulit. Siguro, kailangan talaga mag-step up sa item nung Templar Assassin. Kailangan niya makahabol. Nakakahabol naman siya that day. Oo, 7, kasama lang. Isang teamfight lang yan. Pwede mo baliktad. Pwede silang mag-sneaky na Roshan dito. Inside ng OB niyon. Double damage. Buti na lang yung Third Spirit nakakita. Kung yung Ember yan. Naku, tropa, huwag may pilit. Eh, okay na yan. Nakita nila nag-smoke. Yun, out na. Kita nila nag-smoke eh. Ganda, resistance. So, kita na yung Earth Spirit. Ganda ng vision warding nila, ng vision nila doon. Basic lang. Eh, hookshot pa naman si Abeng, kaso mayroong sipa. Ito, oy, sinipa sabay pinabalik. Not cool. Pero, uy, okay. Wala ka ng mana. Mike, mayroong double damage yan, sakit ng damage. Ever Spirit. Azura, wala na nga siya itong mana, kaso ang daming backup sa may backline. Oh, ang ganda namang tulog. Tapos yung follow-up, sobrang dami. Yung lockdown dito mga kaibigan, here comes the Arena of Mars. Hasta, lumalaban inside the arena kasi merong stone gaze. Kalungkutan to sa Templar Assassin. Huli siya doon sa may loob. Hookshot pa yung Abeng. Oo, medyo pasmadong hookshot. Nagkakaloko-loko na for the side of Neon Esports and AG.
Having that 7k network lead, ang dami nilang pang follow up, hindi basta-basta makakaligtas, Mike. Mm-hmm. Ayos yung naging initiation ng Army Geniuses doon, na kahit kumulit si Ember, si Storm Spirit, nagtiwala siya kasi alam niyo pabunta ni mga kakampiyan, tsaka yung Arena of Blood talaga yung bayad-bayad doon, yung combo nila. Arena of Blood, Stone Gaze, hindi makaharap yung Templar Assassin, hindi siya makapalo. Kasi alam niyo, pag humarap siya, magiging bato siya eh. Ayos, tapos yung pin grip, enough na enough talaga, o sobra-sobra na yung lockdown dito ng Army Geniuses to the point na lahat ng heroes dito ng Obinion, nasasagutan nila. Pero good thing for Obinion, nakatakas yung Ember, but still, laking loss dun sa kanila, patay yung Templar Assassin. Eh, nakailangan dito mag-step up. Ang dami nang problemahin dito, diba? Eh, dapat yung ganitong portion ng laro, 17 going to the 18 minute mark, dapat PA game to eh. Kaso iba yung nangyari, Medusa. Medusa. 18 minutes ganito kaya man yung Medusa. Sobrang basic yung farm ng Medusa eh. Ano ba next item ni DD? Ano bang next item na kinukuyurito? Skadi. Naku, ganda niyan dadi sa mga heroes like Templar Assassin and Beastmaster. Oo. Kawawang-kawawa sila dyan sa Skadi, pero yun nga. Paano nila sasagot nito? Siguro mga dalawang teamfight na mapapatay nila yung Medusa. Para mapantay nila yung network dito kay Templar Assassin. Kaso pa BKB na yung Earth Spirit. Sobrang basic kasi ng combo nila. Ayun, habang nagsasabi-sabi tayo ng kung ano, napatay nila dito si Varys. Pero yun na, Sleep Spear, basic. Mabilis naman sila dito mag-Roshan dahil meron nga silang Desolator. Tignan natin, nagbe-bait lang. Ready eh. Place. Here comes the Illuminator. Oh, nag-react agad yung side ng AG. Kasi alam nila eh, na hindi basta-basta pwedeng ibigay ito doon side ng OB niyo. Eh. Makaka-abuelo pa eh. So, i-contest na lang natin dahil yung point na tong game, alam nung Army Geniuses na mas malakas sila kaysa sa heroes ng Obi niya. Oo, pero di naman kabalik. Sa pagdating naman sa pagkuha ng Aegis, medyo matatagalan dito yung AG. Kaya ang ginagawa nila dito is nagre-react lang talaga sila sa possible attempt ng Obi niyon for that Aegis. Kailangan lang nila bantayan yan. Lagay lang ng wards. Kailangan lang nila maging aware sa mapa kung matagal masyado na bang matagal na hindi nagpaparamdam ng Obi niyon. Meaning, possible na nakukuha na sila ng Roshan. Ayun lang yung kailangan panoorin o bantayan ng Army Geniuses. Pero ito, naku, yung Medusa, medyo malayo yung mga kampi niya. Hookshot. Nadala na sila kanina, Mike. Di pinasok. May meron daw. May tier 2 top tower daw, tsaka outpost. Baka mabigab pa. Nadala na sila kanina, hindi ganun kadali. Na-brought down yung Medusa. Ako. Skadi na. Perfect time to pahit. Magugulat sila rito pagka nakita na nga. Instantly si DB mag-isa. Pero nakita nga nila na merong Skadi itong Medusa. Kunat. Oo, lalaban. Slow look. Unabot pa ng arena. Napin pa nga inside the arena. Mga kaibigan na itong Templar Assassin. Tapos may grip. Silence is up. Ember Spirit is in danger. Initiation coming from the Spirit Brothers. Ipinigay rin dito yung Roar. Position is down kasi yung Melt tatama rin sa may Mars. Kaso, kailangan pa rin nilang i-address itong issue nila sa Medusa. Right clicks are coming in. Nandito yung Sipa. Apex with the home shot. Bane is down. Kaso nga lang 4 to 2 eh. It's a good win for the side of AG. Disaster. Ayos na agad. Alam mo na lang mananalo na. Yung Army Geniuses, once na magawa nila yung combo nila kay Templar Assassin na Arena of Blood, Stone Gaze. Hanggat walang BKB si Templar Assassin. Wala. Oo. Problema niya yung ganong combo. Wala pang, tsaka yung pins grip ni Varys. Kaya wala na silang nagawa talaga ron. Nakahold din si Ember Spirit. Ayos na ayos yung pagkakadistribute nila ng skills sa mga cores dito ng OB Neon. That's why they were able to win the teamfight. Sobrang basic lang. Ganun at ganun lang. Ulit-ulitin lang nila yung ganong combo dati. Mapapanalo nila to. Paano mo gagawin mo sa ganito kaya man na Medusa? Diyos ko, tinan mo nga 16. Oo, wala. 17. Hindi nila ano eh. Kailangan nila mahanap yung point na mag-isa yung Medusa at medyo may kalayo yung mga kakampi niya para ma-burst down nila ng lima sila. Kasi pag hindi sila hindi present yung tatlong core nila, medyo matatagalan talaga sila sa pag-wake up sa Medusa dahil nga may stats item na si Kuya, may Skadi. Tapos going for the next item na. Mag-BKB pa si Narman. Eh, feeling ko, kahit mag-1D5, kaya silang tatayuan lang sila ni DB. Butterfly na, daddy. Sakto. Kitang-kita niya na hitter dito yung carry na OB ni yun. Kahit di na nga siya mag-BKB, okay lang eh. Ano siya? Butterfly sa tanik. Okay, Hurricane Pike. Para kung makulong man siya, makakalabas pala siya. Sobrang basic. Sa drop talaga nagkakatalo dito, daddy. Oh, nag-workout. Yung ano kasi daddy eh, yung playstyle madali na lang i-execute yun eh.
Ang galing lalo ng adjustment agad. Ang galing ng adjustment ng AG, no? Nagsaka yung lockdown, ganda. Lalo yung setup gamit doon sa Nightmare. Ang dami na gagawa ni Baris eh. Nightmare lang tapos ang dami na pang connect. Nandiyan yung gulong, uy. Spear. Uy, buti na lang. Buti na lang. Tama ka eh. Agad ko lang. Assassin, nahihirapan. Uy. Pati yung Ember. Okay. Binamba niya yung si Jing ng Eagle. Pero ang ganda ng pinigay niya na gold ah. Dito kay Avatar Mode. Pero ito, 8k na yung kalamangan ni... Kanina, tinitignan ko pa kanina eh. Yung kalamangan ng Medusa sa Templar. Kanina, 3k lang. Ngayon na chenik ko, putik 7k na. Ah, meron kasing point na talaga mas mabilis mag-farm ng Templar Assassin. Kaso nga lang, meron ding timing yung Medusa. Ito, Mark, sinasabi mo kanina, meron siya nga rito ng BKB. Pero somehow, halos makakapalag siya. Kaso nga lang, nandun pa rin yung threat na meron siya mga pins grip. Oo. Habang, kaso yung side ng OB niyo, meron naman silang ways na pampigil ng pins grip. Diba? Ayun lang. Ano, yung Ember ba may BKB na rin? Medyo problemado rin siya din sa silence kasi. Di ko pa nakikita eh. Wala pa siyang BKB. Meron siyang Hailstone. Meron lang siyang Ogre Axe. Problemado pa rin siya rin sa may silence. Nandun rin yung Nightmare. Okay. Storm, yung kanilang target. Tinabot ng Cogs. Instantly nag-roar. Pero nasaan yung follow up? Here comes the Nightmare. Yun! Buti babot! Juicy kill for the side of OB nyo yun. Shoutout nga pala kay Kevin Prinsosa. Ayun na. Ganda raw ng initiation rito ng AG. Pero ayun na yung BKB Mike. Stone Case will be pop. Eto na nga yung Earth Spirit. Pero sasalo nga siya ng right legs coming from Asta. Darman is in the lumaban. Inilapit niya yung kanyang sarili. Okay, walang arena. Wala rin ditong Stone Gaze. Habang sa likod lang si Avatar Mode. Pero masama rin yung Asta. Items. Oh, na slow. Pero Mars. Long. Oo nga, ano ginawa niya rin? Ba't na kapag suntu kong si Astro sa nakumanta still na, no? Wala rin silang ano eh, wala rin silang... Core? Oh? Okay. Oh, ginamit sa ano, ginamit sa Storm Spirit kanina. Storm, bakit? Bakit siya nakapag-normalan sa Medusa? Nasa high ground, may butterfly. Oh, sakto rin eh. Hmm? Ganda rin ang pagkakabigay ni... Hindi, meron dati inadas siya doon. Kanina, bago pa mawala yung BKB niya. Siguro, pero... siguro dahil nandun na, doon na, siguro doon na yun eh. Lumaban na lang dahil na dust. Nagulat ako lumaban siya. Hindi, siguro baka tagap niya na rin sa sarili niya na hindi na siya makakatakbo dun kasi nakapitan na siya ng Medusa eh. Okay, kaya nilaban niya na lang. Oo, oh, parang nag-overstay yata sila si Jungle. Eh. Buhay na yung, to the point na buhay na yung Ember, buhay na yung Storm Spirit. Mm-hmm. Pero sabi ko, ang ganda ng cut, ang catch nila na yun ah. Medu, ano? Storm Spirit. Natalo sila ng 4v5. Wala, napilitan sila mag-out doon nung nag-stone gaze yung Medusa, takbuhan ng mga tropaan eh. Wala, ganda nga ng pagkakadodge ni Azura eh. Ni Templar Assassin doon sa Spear of Mars eh. Nag-BKB siya sa... Kaso, wala. Wala pa rin talaga. Mahirap pa rin lumamat sa Medusa. Wala yung PA. Oo, aangat na nga lang sila dito para siyempre para mabwiset. Ibang tropaan. Pero Snow Roshan yata yung nangyayari. Pwede pa yata sila. At naman na. Pinatulog na. Wala ng blinding light na pwede nga mangyari. Dinampa na nga siya rito mga kaibigan ni Azura. So, Mars pala yung kapalit. Okay. Ang ganda naman, Spear of Mars. Okay naman yun. Tsaka okay naman yun. Na para rather, Ari. Small price to pay yun para sa Aegis dito kay Medusa. Mm-hmm. Walang problema kay Wom yun. As long as nakuha niya lang. And ako, going for Silver Edge si kuya mo. May pang-escape pa siya mamaya. Mala, di na siya mag-erigin pa ka. Gusto naku, niya rito ng damage. Sakto lang ang daddy. May pang-out siya tapos may damage. Ayun, Hurricane Pike tinuloy niya pa rin pala. BKB na yata si ano. Ayan. Ayan, kailangan yan, na. Yan, kailangan nila. Para kailangan, makagalaw. Kailangan na Ember Spirit eh. Sobra. Ang dami niyang kailangan problemahin dito eh. So, yung grip na lang. Yung isa. Sabagay, meron naman sila pang cancel. Yung hookshot. Kaso, syempre, may malevolence na yung Storm. Talagang sobrang kailangan talaga dito yung BKB. Sobrang dali lang siya mauhuli pag wala siyang BKB. Pero ito, tignan natin right now, siguro si Medusa na lang talaga yung nagiging problema nila. Pag napatay nila dito yung Medusa, sobrang basic na magiging teamfight ng OB ni Yon. Kung mapapatay nila si Medusa. Okay, ito na kung. Wala yung kampe. Pwede mag-initiate. Itong si Tarman. Tapos meron pang right next na si Barish. So tinulak pa nga itong si Jimmy. Uy! Uy! Mapatay pa rin. Great sap. O sa kabuha ng top silog. Eh, Evelyn Dagger na rin si Beastmaster. Kaso, wala. Medusa pa rin talaga ang problema nyo, mga Bessie Waps. Kakangatan yata sila nito. May Aegis daddy eh. Wala rin palang glip yung side ng Neon. Nako, paano to? Pre-rocks?
pre-rax ako, oh, pre-rax. Pwede na lilaban, kaso malayo yung Templar Beastmaster. Hindi ko pa rin sila nakikita na nagtitipi. So mukhang pre-rax nga yata sa side ng Army Geniuses. Siguro tower lang muna. Makakabol yata yung dalawa. Kaso, wala ka pa rin. Okay, binigay na yung rax sa kaibigan. Bigay na raw. Bigay na. Kasi, alam mo Mike, isang buhay ng Medusa, hindi na nga nila magawa ng paraan. Paano ba kayong dalawa? Oo. Kaya naiintindihan nila, bigay na. Bigay na, kuha na lang tayo, mirror move, try natin kunin, kuha na ng tower din dito. Yung Army Geniuses, which is nagawa naman nila sa top. And right now, tutuloy pa ba sila? Ayun, mukhang hindi naman na. Nag-TP at tarin yung Medusa. Pero ito, pag nakita nila, pwede sila umabol. Tagilid ang vapor dito ng Neon Esports. Malayo yung Templar. One rocks down. Kita pa nga nila si Avatar mode nga dito pero meron siya. Uy! Na-hold na naman! Sa kanyang pad, si Papa ka makipigan si Abeng. There's the urn. Abeng abutin pa nga rito ng Rolling Boulder. Clockwork? Okay. Inabot na ng Spear of Man. Nabigyan na naman. Hindi pa siya gumalaw doon. Dapat expect mo na yun na pag nakita mo yung Storm at Ember na yung Storm at Mars na magkasama, alam mo na lang may follow pa na dalawang support yun eh. Hindi agad nakagalaw doon si Avatar mode. Kalungkutan for the side of OB ni yun. Nakuhaan sila ng core and syempre, tuloy ulit sa pag high grounds. May ages pa eh. Ito problema. Pero ito naman, sa side naman ngayon, meron naman silang glyph na kaya magpatagal. Pwede nila depensa ito. Pag pawala na yung Aegis, malapit-lapit naman na mawala yung Aegis kahit paano eh. Dalawang minuto, Mike. Okay. Ready for the glyph. Buhay na rin dito yung Ember Spirit. Talagang pinupush sila rito ng Army Geniuses na lumaban. May BKB si Womi. Andun rin yung dagger. Okay, glyph. Fortification. Alright, TP once again. Aangat siya sa may high ground. 55 seconds bago mag-war off. Yung kanyang Aegis of the Immortal. Itutulak. Illuminate for clearing the wave. Tower is down. Next will be the Rax. Ano pa rin yung Aegis. While dun sa may top lane, kinukulit lang ng mga alaga rito ng Beastmaster. Nag-alam nila eh. Ang hirap lumaban na sa may Medusa. Siguro kailangan nilang timingan na mag-war off yung kanyang Aegis of the Immortal. Alam din yun ni DB. Na 30 seconds na lang, so nag-out na. Abulin niya atan nila. Abulin, no? So alam nila yung pagkakataon na mawawala nga rito mga kaibigan. Kaso wala silang vision dito ah. Hindi na, hindi na tumuloy. Nakita lang nila yung Beastmaster. Silence is up. Press to zip in, zip out. Basic kill for Azor. Sabugan mo ka. Basic kill for Azor ang kanan naman yan. Pero ito, hindi pa sila tapos. Sumusunod yung Ubi niyan. Hoy, kumanik yung hookshot. Kailangan nila i-capitalize. DKB has been popped. Kaso ang gandang harang, coming from Abeng. Isipain sana itong clockwork, pero di na umabot. Ito na kay Nightmare, set up into the spear. Stun? Okay. Ay, mayroon lang detection. Has na break. Silver Edge na. TB, yaman ni kuya mo. Lagi ni Pai! Stone Gates! Storm coming in! And then brought na itong Ember Spirit. So, MVP ni Barry sa game na to. Lagi niyang huli. Itong si Avatar mode, eh, na nga tinipan na nga ni Barish. Pirmado yung Ember Spirit. Lagi siyang huli mga kaibigan. Oh, kanina pinahirapan mo kami, hindi naman nangyari yun. And again, aangat na naman sa high ground. Oh my god. Sobra. Pwede na yata yan, pwede na yata rektan. Rektan na nga nila. Sobrang basic naman naging galawan. Balak sana kasi magbumalik ni Ember Spirit dun daday. Remnant TP out yung ginawa niya kaso nahuli at nahuli. Nakita siya nung Bane Elemental nung nilagay niya yung Remnant. Oh my god. Oh, at doon matalo yung tropa ng OB niyon. Alam mo naging problema nila. Hindi nila napatay si DB. Yun lang. Nakaaganim scepter pa yung bibigyan. Oh! Ako yung napot pa ng Spirit of Mars. Kahit tinulak. Ako mga kaibigan. Kahit mag BKB ka, patay ka. Silence. Yung Templar Assassin. Ipap sa BKB. Now having the melt. Binigay dito kay DB. Kaso meron siyang butterfly mic. Tatakbo na nga lang sila dito. Wala silang glyph of fortification na ibigay na rin dito yung roar. Womi! Wala siyang arena dito. They have to do a Hail Mary. Lalaban, tinulak, itong Templar Assassin.
Dogs ginamit, TA papaligiran, nandun yung Ember Spirit, TA will fall down, DB trabaho lang, we are heading for game number 3, sabi rito ng Medusa, ayun na nga mga kaibigan, ang BGS video. Sobrang basic lang naman ng pagkapanalo dito ng Arm Geniuses, kung yung kanina o Binion, na sinulit nila yung combo nila with Ember Spirit, Keeper of Delight, and mukhang hindi gagana daw yung Keeper of Delight hanggat walang Weaver na nagpa-provide ng vision for them, tsaka yung Bane Elemental talaga. Sobrang ganda kasi ng ginawa dito ng Obinion, ay ng Obinion, ng Arma Geniuses laning stage pa lang, yung ginawa ni Baris Daddy eh, na pagpunta sa Triangle Camp ng Obinion, na nakapag-provide siya ng vision, nakita niya nagiging galawan dito ni Jing kung nakakapag-stack bar o hindi. Habang nangyari yun, napigilan niya na pag-i-stack, hindi pa nahihirapan si Medusa sa lane kasi Beastmaster lang yung katapat niya. Kaya sobrang naging free farm dito ni Medusa. And sa may teamfight naman, ang ganda na pagkakadistribute nga nila ng skills katulad na nabanggit ko kanina. And basically, ayun tan, hinayaan lang nila makapag-form yung Medusa hanggat sa mabuhat sila. Ano, parang usual Medusa game. Kilita niyo ako ng space, buhatin ko kayo. And ayun yung ginawa ng Army Geniuses, that's why they won the game, tsaka yung medyo dirty combo nila. Arena of Blood, Stone Geese, o kaya Nightmare Spear of Mars. Sobrang basic pumatay. Alam nila, di ba? Ano ko kinulang natin ang game number 1? We are lacking lockdowns, wala tayong stuns. Eh, binigyan nila ng sobra. Ah, binigyan nila, yun ang kulang nila eh. So yun, hindi na nakagalaw na maganda yung Ember Spirit. Pero yes, oh, tulad na sinasabi ko kanina, permado na itong Bane, yung Ember Spirit, permado niya yung laro. So lagi, huli. Baga ba sa basketball, Mike, kahit anong drive ni Avatar Mode, eh, lagi siyang supalpal ni Baris. Pero that's the tail of the tape. We are 1-1 tied dito sa lower bracket, lower bracket laglagan portion. At kami ni Mike, magsha-short break muna at we're heading for game number 3. Diyan lang kayo mga kapatid. We'll be right back. Dito lang sa Kuyanik. Ang dami pwedeng pagbitan ngayon ah. Meron tayong esports, CSGO, Dota,